dito naman si Tita Beth. Magtatanim tayo ngayon ng bagong halaman ni Tita Beth na ang tawag ay peacock ginger. Yun, peacock ginger. Bigay ni Lola sa akin. Are, oh. Yan po ang peacock. One eternity later. Peacock ginger. Si Bulol Tita Pit talaga. Eh kasi po ito, nung binigay sa akin ni Lola ay ano lang siya, yung para siyang luya. Wala pa siyang dahon, laman lang siya. Sabi ni Lola sa akin, oh ito, sa'yo naman, pabuhayin mo, patubuin mo. Ay ko, oh Lola, ano yan? Anong halaman yan? Sabi niya, ah, basta, ano yan? Yung maganda ang bulaklak, namumulaklak pala ang peacock ginger. Kaya ayan, putuwan-tuwa ako kasi tumubo lahat nung ano, isang ano lang yung binigay ni Lola sa akin, pero para nga siyang luya na may parang sangasangang laman. Yun, hinati-hati ko po yun, tapos yun, nilagay ko sa seedling bag, pinatubo ko. Ayun, tumubo naman po sila lahat. Naka-7 akong tumubo. Oh, laway kayo. Naka-7 ako. Pwede na. At yun, nung tumubo na po siya, inilipat ko sila dito sa seedling bag, isa-isa. Eh ngayon, oh, ayun, ang laki na ng mga dahon. Kaya, ililipat naman natin sila ngayon sa sapat na maganda. Kaya yun, yun po ang gagawin natin. Itatanim na po natin sila sa bagong pot. Yan po, tanim na tayo. Nilagyan ko na ito ng lupa para mabilis lang po tayong magtanim. Lilipat lang po natin ito ng pot para po pag gumanda na, ay naandito na siya sa magandang taniman. Kaya lipat na naman tayo ng tanim. Uy! Madaming lupa. Lagay natin dito sa ano, sa ibang ano muna. Bawas. Dito. Yan. Kasi, parang ang daming lupa. Ay! Sus! Yan. Yan na siya. Yan po. Oh, ayan o. Daming ugat. Ganyan na lang ang ating ilalagay. At, para hindi siya apaw na eh. Kaya dito na lang po siya natin ilalagay. Yan! Dito na siya gaganda. Ang aking si peacock ginger. Peacock ginger pala siya. At namumulaklak din pala po itong si peacock ginger. Akala ko nga po dati ay Calathea. Yung pala, hindi. Magkamukha po sila ng Calathea. Yan. Yan. Ang ating si peacock ginger. Cute, cute. Pag siguro, titingnan natin kapag medyo maedad-edad na sila. Kung magbabago rin sila ng itsura. Yan. Ito naman. Ito lang naman po ang gagawin natin. Riripat lang natin siya. Kasi nga ay buhay na siya. Para paglaki niya, andito na siya sa magandang paso. Hindi na sa seedling bag. Kaya lipat na ni Tita Beth. Para pag namulaklak, ay dito na siya sa maganda. Dito na siya lalago. Madali lang po palang buhayin. Kasi yun nga po, binigay ni Lola sa akin ay para lang siyang luya. Laman ng luya. At sabi ni Lola nga ay patubuin mo. Ayan, nagpatubo ko naman. At lahat sila ay tumubo. Ay, cute. Lipat-lipat lang naman tayo ng tanim. Yan lang po pala ang pagtatanim ng peacock ginger.
Yan lang po pala siya. Hindi naman po mahirap. Pabuhayin. At nabuhay ko nga po kaagad sila. Pag po tayo nagpapatubo ng halaman, ano lang nasa lilim. Nilagay ko lang po sa lilim. Tapos, ayun, nakita ko, sumisibol na. Pero, hindi ko po binibilang kasi kung mga ilang araw sila bago tumubo. Hinahayaan ko lang kasi sila doon. Basta, yun, aalagaan din natin sila ng dilig-dilig para hindi matuyuan ng tubig ang kanilang sa seedling bag yun. Sa seedling bag ko lang po ito pinatubo. Magkakasama nga lang po sila doon lahat ng anong yun. Tapos nung tumubo na, saka ko lang po niripat doon sa tag-iisa silang seedling bag. Pero ngayon, ayan, dito na natin para gumanda na po ang kanilang taniman. Yun, cute! Yehey! Kalipat na din kayo sa wakas. Diyan na kayo gaganda. Diyan na kayo gaganda. Ayan. Ay, parang ang dami nung ano ah. Bawasan natin. Saka angat kang gusto. Ayan. Ayan. Sana bumulaklak ka agad, baby, ha? Para naman makita natin kung ano itsura ng iyong bulaklak. At saka yung dahon mo parang pag medyo maedad na. Parang medyo mas matingkad yung kulay. Parang mas maganda. Ayan. Tanim na natin ang ating si Peacock. Si Peacock, Peacock Ginger. Kaya ko lang po nalaman ang pangalan nito. Pinakita ko sa manugang ko. Sabi ko, Noy, ano bang ano to? Tingnan mo. Para siyang prayer plant. Pero sabi ko, hindi naman daw. Parang hindi naman. Hinanap niya. Hinanap niya sa internet kung anong pangalan. Ayan. Nahanap niya. Kaya alam ko ngayon ang pangalan niya. Na siya ay si Peacock Ginger. Yan. Oh, madali lang naman po tayo. Kasi yan lang naman po ang itatanim natin. Ang ating si Peacock Ginger. At syempre, pagkatapos natin itanim ay dilig-dilig. Pagkatapos po, ilagay lang natin sa hindi mainit. Lalo itong ganito sigurong halaman. Bawal siya sa sobrang maaraw kasi hindi naman siya maano ang dahon. Eh, kalimitan po kasi talaga sa halaman ko. Na andito lang sa medyo malilim. Hindi ko po sila nilalagay sa mga sobrang direct sunlight kasi baka nga po yung dahon ay masunog. Kaya halos yung mga ganitong halaman ko ay nandito lang po sa may lilim. Kaya hindi ko po alam kung ito ay pwede sa arawan. Ayan. Magiging dalawa na ang dahon nito. Kasi, ay, ano ba yun? Kasi ano na. Meron na siyang malaking dahon. Ayan. Yay! Yan lang po ang vlog natin. Ang tanim ng Peacock Ginger. Kaya yan lang po. Hanggang sa susunod na po na uli ng vlog ni Tita Beth. Kaya po like and subscribe everyone. Thank you. God bless po sa ating lahat. I love you. I love you. I love you all.